Hello there, I'm Bea Cupin and you are watching Rappler. Today is a Monday. Sana okay kanina yung ulam nyo. Sana ginaganahan kayo sa start of the work week. Because it's not quite a great week for many of us in the Philippines. Because of the Delta variant, several parts of the country, including Metro Manila, are or will be on the strictest form of lockdown. We have been in lockdown for over a year and a half. At sa totoo lang, most of us are in want of anything to make us happy, or kahit hindi man lang happy, kahit patawalin man lang tayo, something to make us laugh. Kaya perfect timing yung release ng Ang Fraile, a new satirical comedy series from Globe Studios. It's set in a Filipino town during the Spanish colonial era and stars many of the country's biggest names. Today, we are joined by no less than the director of Ang Fraile, RA Rivera, and the Fraile himself, Jun Sabayton. Huwag tayo mag-Spanish, ha? Utang na loob. English, Tagalog lang tayo, mga sir. Wag mucho, mucho gracias. Soy Bea, charot. De joke lang. Okay, welcome to Rappler. Thank you for making time for this. First of all, kamusta? Kamusta 1.5 years in lockdown? Kamusta naman tayo? Yeah, si Direk. Nasa lungga lang yan si Direk. Buhay pa naman. Buhay pa naman. Hindi, okay lang ako. Mas concern natin yung mga ibang tao. Ayan, oo. Oh. Kasi direct kasi hindi nagaano nag-social media yan. Parang binuksan niya lang yung social media for this. No? At kami naman dito, kanina lumuwas ako ng Manila, no? Wala pa namang mga checkpoint. Nasa Laguna ako, eh, no? So mukhang okay pa naman. Pero yung pag-uwi ko, unti-unti na naglalagay na ng mga barikada yung mga pulis para sa checkpoint. So, totoo na talaga yung bagong season. Ayoko actually tawaging season kasi parang ayoko siyang gawing joke na mag-hard lockdown ulit. Kaya, but anyway, pag-uusapan natin yan ulit magmaya. So anyway, Ang Fraile, this was shot obviously during the pandemic, right? Earlier during last year or pre-pandemic? 2016. This was shot in... Akala ko naman when you said na 2016, 5 years in the making, akala ko yung concept. Okay, so what took so long na ilabas siya? Ay, natawa sila. Okay. Marami nangyari sa life eh, kung ano-ano eh. Basta marami naging delay, technical, personal, and kung ano-ano. And parang yung timing, hindi na namin mahanap siguro till nagkaroon ng partnership si Erwin Romulo with the Globe Studios. So, naging, kaya nangyari to na may release na rin. Yun. 2016. Tama, no? Late, shot late in 2016. Late 2016 yata eh. Sige. So, ano yung, paano naman nabuo yung idea na Ang Fraile? 2016 din, early 2016 naman, tinap kami, yung grupo namin, para gumawa ng promo for Hermano Puli na movie. Noong 2016, early 2016. So, naging concept namin parang gumawa ng fake movie trailer para i-promote yung totoong movie. So, na-invento na yung character and gumawa kami ng scenes na mag-lead up papunta doon sa actual movie na Hermano Puli. So, nung nagawa yun, may elements sa siguro ng well, obviously satire and may parody, ganun. Tapos, nakita rin na Erwin yun eh, and nakaisip na ba't di ituloy. So, after few months after nung trailer na yun, nagawa na namin yung Ang Fraile. Mm-hmm. Ang unang title niya doon sa promo ay ano? Helena Erehe. Helena Erehe. Helena Erehe. So, yun, parang ganun yung nangyari. At yung director nung pelikula, si Direk ano, ay namayapa na rin ano. So, ayun.
yun. Tapos, kakapanalo pa lang ni, ano nun, kakaupo pa lang ni President Duterte nun. So, medyo, yun, nagtatansya-tansya pa rin kung paano, di ba? So, ganun yung nangyari. Yan. Yun nga yung curious sa akin kasi 2016, 2021, syempre ang dami na nangyari, di ba? Bukod sa pandemya, ang dami na nangyari in between. So, itatanong ko yun mamaya, paano nag-change yung context? Or, yes, actually yung tanong ko ngayon ay, so bakit 2021? Bukod sa partnered with Globe Studios to also help release the film, like the series rather, bakit ngayon yung timing na perfect or sakto to release it? Parang dahil 500 years ng anniversary ng kolonyalismo ata ng ng ano pala ng pagdating ng correct ng religion ng Catholic Church in the Philippines. Oo. Yun ata yung dapat origin isasabay pa dun sa celebration ata na yun. Noong March 21, Oo. So yun. Pagdating ni Magellan. So parang ano, hindi naman dahil exactly dahil sa election, pero mas yun. Mas yun yung kaya naging this year. I will also ask about the context of the elections later. Oh, yeah, sorry, RA, you were saying. No. Okay. So meta pala yung start niya, no? Parang promo ng isang movie, tapos naging sariling entity na rin siya in a way. Paano naman nabuo yung cast as it is, like as the finished product is now? Kasi medyo, di ba? Parang medyo heavy names in the Philippine entertainment industry. Si Erwin Romulo, lahat may kagagawa nun. yung mga Ronnie Lazaro, Sherry Hill, Joel Torre, at Joel Torre. Oh. Oh, pero yung the rest ng mga cast nun, nandun na sila sa Helena Erehe. Tapos kumbaga almost everyone plus yung mga big mga malulupit na actors natin. Tapos may mga kaibigan din. May mga kaibigan din tayong mga bumisita doon tapos pinaano na rin natin na in-invite din natin nila Erwin. Kasi sila Elbendia, mga ganyan. Like super cameo pa doon. So episode 2 pa ba 'yon? Episode 2. Episode 2 po pala. kunwari hindi yun narinig yun. Para okay. So para surprise pa rin next Friday. Friday, di ba, nagpre-premiere yung episode. Dahil, baka ma-miss nila yun. Ganun kabilis yung cameo. Kasi speaking of episode 1, para maiwasan natin ng spoilers sa episode 2, no? Bakit naman Spanish? Ano yung ano natin doon? Pinaglalaban natin doon? Hindi, kasi wala... Sige, Dre. Hindi, yun pa rin eh. Yung dahil hermano pulo na kwento. So, medyo nasa circa 1840-ish yung kay hermano pulo. So, doon napunta yung si Fraile Enrique. And nung parang ni-reboot siya, kumbaga, tinuloy, yun na yung setting talaga niya. So, colonial Philippines na talaga. Tsaka parang wala rin namang, di ba, direct? Parang pinag-usapan din natin parang pre-prod yan. Parang ganun pa rin naman eh, no? Kahit may mga kahalintulad pa rin ng nung Spanish era at saka ngayon yung mga nangyayari, no? So parang may mga EJK din nung panahon ng Espanyol, mga ganyan. So, yun. Parang ganyan yung ano niyan. Tapos merong mga mag-asawa na mayaman sa San Edgardo. Sila yung nagkocontrol nung bayan dahil sa pera nila. Tapos sila rin yung mayor, sila din yung... Parang ganun eh, no? So, parang gano'n din lang din yung umiikot yung kwento. So, yun. Maraming bagay na kita natin na parang hindi pala tayo natututo. Parang umuulit din lang. And sana nakakatawa siya, pero end of the day, sana itigil na natin yung mga ganung bagay.
actually tatanong ko pa lang 'yun, 'di ba? Parang hindi ba kayo nalulungkot when you craft the kasi comedy satirical comedy to. Pero parang kung tignan mo nga bawat character may equivalent pa siya in modern day Philippines eh. Parang like what goes through your head habang ginagawa niyo to, sinushoot niyo to, sinusulat niyo, pinoproduce niyo, tas parang walang nagbago at all sa society, Philippine society. Society na kaagad yung pinag-uusapan. Yeah, ganun nga talaga. Baka naman hindi siya unique sa Pilipinas, pero kumbaga may mga ugali siguro and mga nangyayari sa human species na talagang ewan ko nauulit talaga and may mga ganun talagang bagay. So, yeah, minsan nakakalungkot pero parang hindi naman dapat mawala ng hope siguro pero uulit din naman pala yan. Sana maging hopeful yung mga kids dahil sila yung magiging leader soon eh. So pinopoint out lang para pagtawanan and then magkaroon ng pagninilay-nilay after siguro. Ganun siguro yung parang naging purpose na lang siguro. Oo. Tsaka magandang tool din yung yung satire, yung comedy no, to educate then people no, pagka tumawa na, parang di ba, patawanin mo muna tapos pag nakabukas na yung bibig, tsaka mo ipasok yung information. Parang ganoon siguro 'yan ano. So para sa akin lang yun. Pero yun, parang magandang tool din siya for education din, kung ano rin yung nangyayari sa paligid. No? So, ayun, ganon. ano tingin niyo actually doon? Sa parang, kasi parang may notion na, naku, ang Pilipino, hindi nakakagets ng satire yan, hindi nakakagets ng irony yan. Uh-huh. At syempre, especially for the two of you, parang yun yung brand ng comedy niyo, yun yung, I mean, that's very much a distinct part of your work. Like, how do you react kung sinasabihan kayo or nakakarinig kayo ng ganyan na, anako, ang Pilipino, hindi nakakagets ng satire yan. Mm-hmm. Irony, wala yan. Mm-hmm. Kahapon, pinag-usapan namin yan nila Direct RA, no? Parang, kung tanggap ba ng lipunang Filipino yung satire, no? Pero meron naman kasi tayong 6 o'clock news noon, di ba? Pero kasi parang borderline siya ng ano rin, eh, ng, baka mas sabi nga ni RA, baka mas tanggap nga yung parang slapstick, pero paano nga ba yan, Direk? May nagkwento kahapon na mas leaning ang mamamayan sa slapstick versus mga ironic na mga bagay or satirical. So sabi ko baka na-hit ng 6 o'clock news yung sweet spot nun in the middle. Yung 6 o'clock news para sa mga children, show yun nung after EDSA hanggang early 90s na ganda nun, parang satirical na news. Anyway, so somewhere in between yung sweet spot na hit niya. Feeling ko naman, nasasabi rin namin yan bilang creators na baka hindi nakukuha to o hindi nagre-resonate itong gagawin natin. Pero may mga section naman ng population na nagre-resonate ito. Hindi mo naman talaga matatamaan everyone. And yeah. After ng discussion namin kahapon, o nga naman, parang may mahabang history naman pala tayo talaga ng satire, ng ganitong klaseng comedy mula pa noong panahon ng Kastila. Meron ng mga, may mga galawang ganito. So, at saka yung mga nilalabas ng mga La Solidaridad, di ba? Sisimula naman ang satire, di ba? Yung ibang mga, yung katulad ni meron silang dasalan at tuksuhan si sino yung kamukha ko direct si si Graciano ba yon? Hindi, si Graciano Lopez ay meron siyang fry boto, di ba, parang paring malaking tiyan. Tapos si Plaridel, di ba, yung dasalan at tuksuhan. So ginagamit din yung satire nung panahon na yon bago magkaroon ng ng revolution din, no? At ginagamit itong pang-asar, di ba? So, parang ganun lang din yun, ano? So, tuloy-tuloy lang din, no? Pero posible yun, na aware kami dun sa
idea na yon or criticism na yon dahil minsan na, nararamdaman namin yun eh, hindi talaga nagigets eh. Meron din ganun. Yung mga mali yung take away. Oo. Kasi dati meron kaming parang parody, news parody show dati sa TV5 na mula 2015 hanggang 16. Nung bandang dulo na nun, parang iniso namin kung magiging sustainable siya dahil parang iba na yung condition ng bansa, yung political temperature, kumbaga, situation, na yung super, super, super polarized na talaga. Talagang black and white, nagiging black and white, wala nang middle ground, wala nang wiggle room. And yung ginagawa namin, ewan ko kung noong time na yun exactly kung mag-work pa dahil medyo nagiging basurahan na yung internet, no? Tsaka yung social media, tsaka yung, naku, yung Diyos ko, yung comment section. Huwag mo lang titignan eh, ganun siya eh. Parang quagmire talaga eh. Parang ano eh, humunoy eh. Kaya huwag mo lang siya titignan minsan eh. Kung gusto mo mawala ng hope for humanity, yes, pumunta ka sa comment section. Oo eh. So parang ano eh, parang sineselebrate na yung kamangmangan eh. Parang may anti-intellectualism. Iba eh. Parang pag may nasabi kang hindi nasagot, eh di ikaw na. Magiging ganun eh. So hindi namin alam kung paano namin tutuloy. So eventually nag-end din yung show na yon. Pero ito na naman kami, inuulit na naman namin. Naghahanap ng sariling gulo. Alam mo, curious ako yan parati sa mga creatives, no? So, medyo lihis na tayo sa usapan ng konti. Pero parang, what do you do kung ganun? What if mali yung takeaway ng audience sa nilabas nyong series, movie, short, whatever? Like, what do you do? Kasi wala na sa kamay mo yun, eh. Any piece siguro ng creative material na ilalabas mo, either very political to begin with, or yung bagay na hindi mo ini-intend na gano'n. Yun na yung mismo politics niya eh. So walang immune sa politics eh. So wala, hindi mo siya ma-control sa totoo lang. Pero yun nga, sa pagiging polarized ngayon, any hint ng criticism na yun, parang mala eh. Parang mapupunta sa isang side eh. Wala nang gray area eh. So parang huwag mo na rin i-attempt na maging neutral eh. Maging oo eh. Hindi, parang tapos na yung panahon siguro na yun eh. Though ito matagal na siyang shinoot, meron pa kaming attempts noon na ano eh, na maging parang kumbaga pagtawanan natin yung sarili natin, lahat tayo ito. Parang may pagganoon pa yan eh. Pero lipas na yung panahon na yun. Di ba? Correct. Ano? Yung ano? Yan yung sa VO. Yung katawa na natin. Sa VO. Yung unang VO sana neto ay si Siyempre. Huwag na sabihin. Kasama natin. Huwag na sabihin. Yan. Blank ko na lang. Sabihin. So, yun. Yung original kasi na VO neto, eh, isang personalidad na link sa rehimen. Oo. Sinubukan namin para maging nakakalito siya sa mga audience na miyembro ng kulto nila para medyo masira yung ulo nila na bakit siya yung nag-VO? So hindi to dapat ano. Hindi nila malalaman kung ano ba to? Antay ba to? O pro? Magiging mag-error yung utak nila. Magpo-404 eh. Oo. Pero dahil lumipas na yung panahon, so early 2016 yan nangyari, medyo pwede pa, may hope pa ako na ako pwede tayong maging, you know, kaibigan pa rin tayo, and pero pagtawanan natin tong mga ganitong bagay, pero wala na eh. Tapos na yung mga panahon na yun eh. Talagang ginuhit, sila yung naguhit eh. Ginuhitan nila yung buhangin eh. Sila yung gumawa nun. So, nung nakita namin siguro over a year after nung matapos yung Ang Fraile originally, nandun yung original na VO, medyo nakaka-rimarim na talaga siya, nakakasulasa.
hindi ko na rin kinaya. Yung guhit na yun, Direk. Yung irony niya, yung nawala. Original na intent ng irony niya, nawala na dahil talagang parang nakaka-dual eh. Yung buhangin so, kasi, Direk, yung sa Dolomite. Oo nga eh. Eh nawala yun nung bagyo, di ba? Itatanong ko yung specifics off-air. Hirapan ako mag-joke, makamayari ako, so. Okay. Ma- yung mga specifics, itatanong ko na kung off-air na tayo. Pero de, na- nabanggit mo na nga, parang ano pa yung ibang, may iba pa ba kayong adjustments na kinailangan gawin? Dahil nga, napakaiba ng panahon ng 2016 compared to 2021, di ba? Politically, socially, clearly, 1.5 years na tayong namamalagi sa bedrooms and our homes, di ba? Because we don't have a choice. So, like, aside from the VO that you mentioned, na hindi natin ibabanggit kung ng specifics for now, off-air na lang natin pag-uusapan yan. Pero ano yung mga, may mga iba pang things na binago, may mga binago pa ba kayo dahil nga it 5 years ang lumipas between filming and releasing? Parang wala rin parang, naman direct, di ba? Parang wala na naman. Ginawa lang 2 parts. Yun yung alam kong naging input going 2 parts. Yun. Originally, isang buong 20-30 minutes. Ano siya? Mga 20 siguro. Siya. Okay. So dahil ba yun, kasi Globe Studios wanted to, anyway, huwag natin, hindi na importante yung mga ganyan na. Okay. June, ito favorite ko na question. Kung may mga artista na who I interview here on Rappler, di ba? Paano ka nag-prepare to portray the Fraile in the series? Ano, no? Parang, syempre, parang inaano mo yung accent, no? Pinipilit mong yung binabasa yung mga accent. Nung... Meron nga pa dito libro ng ano, yun, eh, no? So, pinatry kong basahin yung mga to. Kasi, ito, parang Spanish, ano to, eh. So, pero marunong ka magbasa ng Spanish? Hindi naman, pero ito yung dictionary ng Filipino-Spanish noong time na yun. Noong 1700, no? Pero wala eh, parang nagiging parang mukhang Chinese din yung salita ko dun eh. may comment nga na ganun. Parang ganun, ano? Pero... Espanyol yun. Dapat yun. Espanyol dapat akala yun. Akala ko yun, naman, no? Nag-ano ka, akala ko nag-aral ka ng character, ano ka, ano yung tawag nun? Character, yeah. Ano yun? Method acting. Method acting. Mali. Method acting ka. De, pero nakatulong yun na nakakaba, no? Kasi syempre, ano yan eh, di ba? Mga John Lloyd Cruz yan at saka mga Joel Torre at Ronnie Lazzaro Cherry pa yung mga kasama mo dyan eh. So, madadala ka rin talaga sa galing nila eh, no? Ibang klase din. Kasi ito, pinapanood mo lang sila dati. Ngayon, ka-eksena mo na, no? So, yun, parang ganon. Ano ko ba? Pero isang Jun Sabayton ka rin naman. Pero yung preparation siguro, yung tuloy-tuloy na discussion, no? Ng itong pinag-uusapan na nangyayari sa lipunan. Kasama yun sa preparation, ano? So, ayun. During break naman, ganito lang din yung pinag-uusapan. Ano nangyayari? Ano ba nangyayari? Ano ba yung role ng mga artists? Ano, bakit pa? Parang ganun, no? So, isa siguro sa preparation yun, no? Pero yung preparation itself na paano yung acting o ano, parang hindi ko alam paano yun. So, ayun. So, kung ano nakita nyo, yun na yun. Yun na yung result. Yun na yun. Oo, yun na yung result na, no? Direk, Ari, paano naman yung... paano yung pag-put together? Kasi nabanggit nga ni June, di ba? Parang oro-plata mata actors. And then, of course, you have John Lloyd Cruz who at that time, kaka-hiatus niya lang. Siyempre ngayon lalabas kung kailan, lumabas siya kung kailan siya magka-comeback na sa industry, kung baga. Paano yung dynamics noon? Like how was parang it? Ito ngayon, parang ito nga yung comeback. Ito na, ito nga yung... Nagkataon pa, ito yung ang ganda. Yung comeback niya, sinut niya nung kaka-hiatus niya lang. Pero it worked out kahit papano, di ba? Paano yun, Direk? Paano yung working relationship or dynamics on set when you were shooting ang Fraile? Bali, no, parang mga planning and pre-prod, isa-isa atang onboard yung mga actors, so ginagawa namin yung mga parts, yung mga scenes. Pero, meron lang, ano lang kasi yung pag-shoot namin eh, may outline lang eh, may
outline, scene, sino yung nandyan. And malamang ito yung kasunod nung... Wala kasi kaming naging script, na sin script. Kaya, totoo lang, everyone doon nag-i-improve halos. Or i-supply yung line right before mag-take. Kaya, alam ko walang script talaga yun eh. So, ano, buti so, na... Direct, ano, buti alam mo walang yung... script talaga yun? Kailan ba tayo nag-script? Oo nga, pero dahil yung mga actors natin, mga OG pro, mga OG na mga idol yung mga yun nakakahiya, pero kumbaga in-explain naman natin ni Erwin sa kanila na ganito yung magiging proseso kaya hindi sila para hindi sila magalit sa akin kapag dating sa set wala sila mababasang script, so pagdating nila may briefing lang ng ano, tapos per scene may ganun din. Pero nung dumating sila, parang gets na nila yung idea ng buong thing. Kaya alam na nila kung sino yung character nila and nagawa na nila ng take nila eh. Ang galing eh, no? Kaya nilang mag-ano agad eh. Oo, oh, galing, galing sobra. Bakit nila lang? Kasama ka rin naman. Oh, katulong, nakatulong din talaga yung discussion din talaga. So, ang ganda nung pag nandoon ka, para kang nakikinig din ng isang lecture din eh. Doon sa parang Helena Erehe yung naunang ginawa namin. Ang motivasyon ni Jun, yung discomfort niya doon sa ano eh, doon sa contact lens eh. Pina-contact lens ko kasi siya ng blue kasi Castilla siya. Tapos hindi ako sanay. Colored kasi yung una eh. Yung unang video. Oh, kasi sabihin ko sana eh, di ba? Kaya blue yung mata niya. Hirap na hirap siya na naka-contact lens eh. Pero yung sunod, black and white na namin kasi plus yung sa mata, plus para wala na masyado. Production design. Yung chismis dun sa set kasi mahirap iwasan lahat ng modern things sa ano. Yung mga, yes. Pag zoom in yun, yung mga kabi ng kuryente. Yes. Mas madaling itago yung modern elements. Uh-huh. Alam mo, nung sinabi mo na naka-blue contact siya, napaisip ako sa pinanood ko. Kasi parang, teka, di ba black and white yun? Black. So, anong point ng blue na contact yung una, lens? Yung una, yung Helen okay. Na Erehe. Uh-huh. Okay, gets. Nasa Facebook lang somewhere. Uh-huh. Padala ko nilang sa'yo yung link. Tsaka yung para makita yung, di masayang yung blue contact. Saan ba yung shoot nito? Now that you mentioned. Sa Magdalena, Laguna. Tapos meron pa doon na may trace pa ng dugo ni Emilio Jacinto, di ba? Tama ba? Direct si Emilio Jacinto ba yun? May relic doon eh. Nag-seek siya ng refuge doon nung na-injure siya. So may dugo doon na, may spot doon na may display. Yung dugo na kung saan dumanak. Oh, yung kinamaan siya nung nagkagera, parang gano'n. So, yun. Ito rin, ano ko to, staple question ko to sa mga, lalo na sa mga projects na years in the making, like between production, shooting, and release. Anong feeling ngayon na 5 years later, shinoot to nung start nung hiatus si John Lloyd, lalabas ngayon na magka-comeback na siya, nag-announce siya ng bonggang comeback to the show, to showbiz. How do you feel now na it's out? Episode 2 is coming out this Friday. Relief eh. Relief. Relief na hindi siya sayang. Kumbaga, umabot pa. Okay. Okay. Saya naman. Yan. Siguro connected na rin to kasi... Yes. Sige lang. Okay. Sige lang. Kasi naisip ko lang, parang ang ganda rin ng timing, na parang it's obviously a critique on Philippine society, nga parang pointing out na may mga bagay na hindi nagbago from centuries ago to today. Ang ganda rin ng timing, di ba, na it's coming out as we're getting ready for a presidential election, ongoing yung call for people to register to vote. Ano bang gustong sabihin ng Ang Fraile? Like, without spoiler siguro, to episode 2 that's still about to come out. Like, what does it try to say about the Philippines? Or about, you know, politics in the Philippines, Philippine society? Jun.
Ikaw ka, Direk. Bakit kayo natahimik? Sir Erwin, Sir Erwin. Sir Erwin na yung sabi niya. Oy, hindi, umayos pa tayo. May notes ba? Bakit kasi hindi sumali si Erwin sa interview? Nag-message lang siya. O ano? Ah, okay. Umayos na tayo. Uh-huh. Ilang century na sinasabi dito sa Pilipinas yung sa hirap ng buhay ngayon. Kailan ba naging hindi mahirap? Uh-huh. Wala lang. Di pa ato tayo nagkakaroon ng totoong parang period na parang okay tayo ngayon ah. Collectively. Ano yun? Medyo nagkakaroon ng mga times na parang ito na yung cusp ng magiging okay na tayo pero again, katulad ng nangyari ngayon. Parang katulad lang din yan ng paglabas ngayon, Direk, di ba? Bakit ngayon lang nilabas? Ganun lang din yan, di ba? Umayos na tayo. Kailan pa, kundi ngayon na. Oo, magparehistro na lang kayo. Yung tropa nyo hindi bumaboto. Pero kasi hindi natatapos sa rehistro na yun, Direk, eh. Di ba? Kailangan yung moto nga. Pero, ikumbinsihin nyo rin sila, huwag silang boboto ng mga gago. Nagparehistro nga. Tama. Bago din yung binoto. Correct. Register, tapos mag-aral. Mag-aral lang maayos. Damay-damay sa katangahan eh. Parang kami mag-a-adjust sa katangahan nyo. Ayan na. Anyway. Kailangan lang pala ng belo ni Derek. Okay. Sige, June. Hindi, okay na ako kasi pinipigilan ko rin yung sarili ko. Baka kung ano-anong masabi ko. Ang daldal ko na nga sa social media eh, di ba? So, madidepress na nga ako ayun. Pagkatapos nito eh. Ah, baka kasi nag-social media ka ulit para i-promote yung... Ang, di naman. So, medyo, kasama na yon. Tapos parang proof of life din lang. Para, uy, buhay pa naman ako. Pero after nung episode 2, few days nun, magbabalik na ako sa lungga ko. Masaya yan, guys. I fully recommend. Kung hindi niyo kung nalulokan na kayo sa social media, pwede naman wala ka sa social media. But in connection sa mga sinabi niyo, yun nga palang ang ganda ng timing din ng release na ito. We're encouraging people not just to register to vote, pero to involve themselves in the lead up to 2022. Kayo, hindi naman kayo stranger, 'di ba, sa pagiging mulat, sa pagiging engaged in discussions that are political for Philippine society. Pero ano sa tingin nyo yung dapat role ng creatives? Or siguro, ano yung panawagan nyo sa mga creatives na hindi pa, natakot pa rin hanggang ngayon na tumindig, yun yung bagong, yung sinimulan ni Grantadong Kalbo, di ba? Hindi, pero parang yung takot pa rin hanggang ngayon, yung tahimik pa rin hanggang ngayon. Iba-iba yung coping mechanism natin eh. Baka yung iba hindi rin yung proseso nila or ano. Pero wag ka na lang maging hadlang. At ikalawa, wag mong ibenta yung sarili mo sa demonyo na tutulungan mo pa yung kasamaan. Siguro ganoon na lang. Una, wag kang maging sagabal sa kabutihan. Pangalawa, wag ka namang gumawa ng mga bagay, creative na, huwag mong gamitin yung talento mo dun sa pagpapatuloy ng kasamaan. Yun siguro. Sa madaling salita, sorry, nagigas ko yun, Direk. Sa madaling salita, piliin mo naman yung gagawan mo ng commercial ng politika. Oo. Kasi, diretso. Oo, piliin mo naman yung gagawan mo ng pelikula na politiko. Ahensya. Kasama dyan, yung mga strategist, yung mga may alam sa dark science ng internet. Huwag nyo na gamitin yung talento. Gigisayin nyo yung sarili nyo sa sariling mantika. Tayo rin madadami. May science ko paano i-condition yung pag-iisip ng mga mamamayan. Yung mga marunong mag-hack, yung marunong mag-Cambridge Analytica, huwag nyo na gamitin yan sa kasamaan, sa bihira. And so, madadali tayong lahat dyan. Ganun din. Sabi ka ni Jerome, huwag maging bayaran. Magandang reminder yun for creatives. Pero parang nagsisimula na rin na people, yung creative industry, mas vocal of reminding yung colleagues nyo in the creative industry na huwag naman sana tayo magpagamit. Or sayang yung talent kasi, no? Kung
alam mo yun, pupunta rin sa... Hindi pwedeng trabaho lang eh, na yung halimbawa yung... Ito, gumagawa na ng AdSense malamang, o nagpa-plano na, nagpi-pre-prod na. Hindi na gagana yung excuse na parang, hindi, trabaho lang to eh. Trabaho lang to. Lumapit sa akin eh. Parang, iba-iba itong panahon na to eh. Hindi, 2016, lulusot pa yan eh. 2015, 2010, 2013, parang lulusot yan eh. Hindi tayo ganun ka-polarized eh. And parang hindi ganun ka... Ngayon kasi parang bukas yung pintuan ng impyerno eh. Naghalo na eh. So, iba-iba ngayon eh. Binuksan direct sa EDSA. Hindi katulad noon eh. Parang pwede kang, merong several candidates, parang tropa mo pwedeng bumoto dito, bumoto dyan, inong pa rin kayo, okay lang eh. Ngayon, iba eh. Iba talaga ngayon eh. Ginuhitan na nila nung late 2015 yan eh. Dahil napaka-rabid na nung palang leading up palang napansin ko na yan eh. Hanggang nag-spill over na toid ng 17, 18 na wala na eh. Parang hindi na siya reconcilable na ano eh, na bagay eh. Kaya wag niyong gawin na ano yun, na porket dumapit sa inyo or kalokohan yan. Tanggihan niyo. Ako natutuwa ako direct na lumabas ka ngayon at naririnig yung mga ganyan mga... Ngayon kasi kung gagawin mo yun, gusto mo yun. Kung ginawa mo yun, gusto mo yun. Kikita ka plus gusto mo yun. Bahagi ka ng ano, ng kalokohan. And what does that say about you? Mm-mm, mismo. Okay, on that note, kailan lalabas ang episode 2? Sorry, Bea. Baka nag-expect yung mga tao na kailangan namin magpatawa. Hindi. Kasi part naman yun, I think, dapat. Parang pwede ka magpatawa, pero part din ng nung role na yun. Diba? Kasi ang taas na, ang laki ng platform eh. Kailangan hindi lang, okay lang naman kung gusto mo lang magpatawa, pero parang kailangan may more. Kailangan mas aware tayo sa platform that we have, you know, the audience that we have. Nag-lecture na ako. Anyway, so yun, a good reminder to the creatives who are watching this out there, huwag naman natin sana isayang yung talents natin, yung creative juices natin. Let's be very aware of where we're using that or who is making the most of our creative juices. Anyway, okay. So, kailan lalabas yung episode 2 ng Ang Fraile? At saka wait lang, bago kayo mag-promote, bakit 20, diba, originally 20 minute na isang tipak lang siya i-release, naging 2 episodes. Bakit ganun lang siya ka, hindi ko naman nilalang ha, pero bakit maiksi? Bakit not like something longer or a longer series? Nasa sa audience yun eh. If magkaroon ng phenomenal success, sana maging enough yun para magmerit ng karugtong or another similar type. Kasi hindi siya dapat madali direct, gawin. Siguro hindi tingin ko direct, dapat direct ng TikTok na rin si Padre. Ano? Baka kasi yun yung basehan. O kaya nagbudot sa ko, di ba? Para... Sana pala may dance choreography para pang promo ng ano. Kung ganun siya pa yung costume, para baka pwedeng mag-TikTok ako, di ba? Tingin ko, ano yan, mangyayari yan kung, ano, yun nga, kung may demand for it or na ituloy. Pero, isa-spoiler ko na, mabibitin din kayo. Mabibitin kayo dyan. Pero, nasa mga kamay nyo para magkaroon ng karugtong yan. Hindi, kumbaga, nasa kamay din ng mga, ng Globe executives, sana. Ay, baka naman kung nanonood kayo. Wala, kasi nagtatanong ako sa social media team namin ano kanina ng mga questions. Wala nagpadala ng question, pero may nagpadala ng comment. Sabi ni Mads Lamanilao, kung nanonood ka pa rin, mabuhay daw, mabuhay kayo, June and RA, at meron din from Carlo Maru Catalic Mariano, art and film are helpful talaga. I think connected to our discussion earlier about creatives, politics, in the 2022 elections. Sorry, isingit ko lang. No? Alam mo, miss ko na nga yung mga satire, new satire in the Philippines. Parang, when I was growing up, yung naalala ko na parang ganun, wasap-wasap. So sana may ganun ulit sa Philippines. Meron ngayon, Bea, pero mas alternative na venue na sa Zoom sila. News ko po, kina Alex Calleja.
Oh, I should start watching. Red Olero, meron naman. At saka meron din si Red na parang satire na ginagawa for TikTok na napapanood ko yung portray siya ng DDS. Tama. O, napapanood ko nga. O nga, tama. Pero yeah, anyway, I just say, I miss mga ganun na creatives on TV, like creative outputs on TV, or in this case, you go to the internet, no? So baka naman mga producers dyan. Okay, so what's next para sa inyong dalawa? Alam mo ko si Direk RA ay babalik ulit sa kanyang cave after promos for Ang Fraile. Pero projects that are coming out soon or that you're working on na pwede niyo nang pag-usapan ng kaunti? May tinatapos kami na for Dakila na ano na educational na bagay naman. History related na show. So meron kaming 3 episodes on the way. Ang pangalan ng show ay ibang klase IKR. Din. IKR. So nasa post production na kami noon ngayon. Kasama namin si Lord at saka si Xiao Chua. Yan. Ano so, yun? I-ready yun na yung... Kasi vertical yun sinuot eh. Kasi i-ready nyo na yung mga kamay nyo. Para magalit? Hindi. Sa comment section. Comment section. Dagat ng basura. Sa inyo ko nakuha yung info na yung vertical. Iba sa landscape eh. Yung data. Iba yung epekto eh. So, team Ryan namin mag-shoot patayo. Na meron din pala na currently lumalabas ngayon sa may ginawa kami for D&D guitars eh na si Jun. Vertical din 'yun. Nag-adjust kami sa panahon ng mga kabataan. Yun, D&D guitars, IKR, Dakila. So, 'yun, tuloy-tuloy lang naman din. Hindi nga lang kami kasing katulad nung sa ano, pero tuloy-tuloy naman yung mga ginagawa. Tuloy-tuloy ang trabaho dahil medyo crucial yung time ngayon, ano, we're preparing for 2022. So guys, register to vote. Salamat RA and Jun for joining us. Salamat din. Oh. At saka sana panoorin niyo yung sa mga hindi pa nakakapanood, please panoorin niyo yung matutuwa kayo diyan at the same time. Marami kayong matutunan dito sa Ang Fraile. So ayan. Kung mahilig kayo sa mga El Fili tsaka yan. Pasok yan. Kung gusto niyo matuto mag-Spanish slightly. Yeah. Okay. By no less than Sherihel. Ang Fraile is on Globe Studios YouTube channel. Lumabas na yung episode 1 last Friday. Episode 2 is coming out this Friday, correct? Second and final episode, so you better check it out. Ano siya? Parang light watch lang siya, pero siguro afterwards mag-hit sa iyo na okay, it's saying something beyond the comedy. Charot, may review na ako eh, no? Okay, anyway, kung nanonood ka, kung hindi pa kayo nag-register to vote, hindi pa kayo nag-update ng voting records, or nag-reactivate ng voting status nyo, kasi baka na-deactivate na yan, yung deadline is September 30. Unfortunately, once ECQ is imposed dito sa Metro Manila, automatically magkuklose muna yung Comelec, so meron pa kayong ilang araw para habulin yan, or mag-set na kayo ng date after ECQ. Sorry, no? Kasi may ECQ eh, no? Oo, kaso yun, automatic yun. Pero after malift yung ECQ, kung malift man siya kaagad sa initial time frame, pwede na kayo ulit ma-register to vote. Gawin nyo na yun ngayon kasi kung habulin nyo September 29 at September 30, nako, ang haba ng mga pila. Thank you baka guys pwede ka bang magka-COVID. Pwede ba magpahabol kayo? Diba? Binabati ko ng happy birthday si Erwin Romulo. Birthday niya ngayon. Siyempre binabati ko si Alvin ko. Kaya ayaw niya magpa-interview. Ayaw pakita sa iyo sa atin ng birthday. Happy birthday, Erwin. Happy birthday, Erwin. Sa interview na ito. Thank you again, Jun and RA. Thank you sa mga nanood. Thank you. Salamat. Watch Ang Fraile. Kung creative ka, gusto mo maging creative or nasa creative industry ka, sana naman, let's not waste our talents leading up to 2022. Mabuhay ang Filipino creative. Thank you again for watching Rappler. This has been Bea Kutin. Bye, guys! Thank you.